PIB or DGG mga sir. And after pala nito mga sir, ha, may match pa tayo. That would be Digma Galaxy versus Brave. So ready nyo na dyan yung mga tropa nating tataya o manonood man. And manting pass tayo because of the sound issue. Kung ikaw doon, pa-plus 1 ko yung ano, Brim eh. Kung ako yun, pa-plus 1 ko yung Brim kung may pambet lang. Pero safety lang, guys, safety lang. Safety lang, di ba? Pwede nyo all in. Isa naman talaga yung Brim dito ever since eh. Oo. Tsaka kita mo kahapon, hindi lang Asi, si Riz, yung Goon Squad. More on na lang kasi yun eh. More on mistakes na rin kasi ng Nigma Galaxy yun. Oo. Pag overconfident talaga ng Nigma Galaxy, dun na talaga gagana yung passive nila eh. No? That clearly kasi kahapon, yun napanood ko yung game na yun. Sa kanila na yun eh. Masyado sila naging overconfident sa teamfight. Ang napaka-questionable yung sa may... dito sa area ng region. Sa may malapit sa clip. Yun sila nag-fight tapos parang... parang pat ata ng decision making nila dun. Not sure kung sino yung... ano mo nasabing ano, pangat yung decision making. Ano ba nangyari? Pumilit sila ng team fight na hindi nila kaya. Oo. Para sa akin lang naman. Kasi kahapon, parang napanood ko highlights tapos... O nga, parang alam ko kinas ko to eh. Tapos, naalala ko parang... O nga eh. Oh, parang questionable yung ginawa nila dun. Lamang sila dun eh. Nga lang, nakakot off sila sa void. Hindi ko kasi napanood yun eh. Galing ako school nun. Laging nakakrono lagi. 3 times si Miracle, di na siya pinag... di na siya pinag battle trance nun. Oo. Oh, kaya pala. So, tignan natin dito kung makakapag... For sure, makakapag-battle trance naman itong troll. Yeah, for sure. Wala naman pang hold sa kanya dito eh. Shackles lang pang hold sa kanya, tsaka pulverize. After nun, wala na. Pero tignan natin kung paano naman nila uhold itong Weaver. Kasi tingin ko, yung Weaver talaga yung magiging ano dito eh. Ay, opening. Wait lang. Hindi, 4 na Wind Ranger. Hindi ko makita yung kulay nila sa kasi. Ayun, yellow pala yung Death Prophet. So, support Death Prophet nga. So, post 5 nga siya. Tapos okay. Ito naman, okay lang tong lane ni Kep. Di naman siya ganun makakaya masolocal ng Batrider unless magkamali si Queen of Pain. So, mukhang farming lang yung mid natin. Habang sa may boot, side lanes natin, dito natin makikita yung Gera. Offlane, di ba? Offlane na, no? Primal Beast. Sarap nito mga mga. Pwede solo kill si Lodin. Ano? Lodin pag naka to position. From Lodi to Lodin muna. Ano? Mukhang go-block ata parehas. Titignan ko lang. Ay hindi. Support nga pala to. Hindi nga pala offlane. Yung mga offlane that Prophet kapan. Pero Aether lens agad ang binibuild eh. Pero uy. Nice escape. Plus stopping low skill dito. Sa kanyang Sokochi. Di lang makapag-devour to si Onmi kasi devour yung una yung nakuha so parang magiging passive yung lane niya dito. Lock niya yung pump eh. Hindi lang. Malabo. Malabo talaga sir, i-denied yung range creep eh. Pero yan, tingin ko for sidelines naman or lalong-lalo na dito yung Weaver, hindi siya ganun mapapatay ng DGG. Maliban na lang kung magkakaroon na ng Doom o magla-level 6 na si Doom. Diba? Ito naman sa may top, dito talaga yung gera. Oo. Ito sir, masakit din talaga itong DP na post 5 eh, no? Parang nagiging transition core na rin siya dito eh. Sabutin lang kamo, isa lang yung charges niya na Spirit Siphon. Mamaya pa natin mararamdaman yung charges na itong Spirit Siphon mamaya. Pag level 4 or 5, doon natin mararamdaman yung sustainability niya. While sa mid lane, I think okay lang. Parang natin ko, magiging passive yung games natin eh. Kahit pa paano. Sa top lang malaking, po eh. Malaking possibilidad, no? Okay din pala yun, no? Is yung third skill na itong si Lodin, nai-slow yung pulverize. Ako magic stick. So, may minus damage din kasi. Pag na-roar ka ng uproar. Solid din yung slow. Pero CS chart dito, Mike, sa middle lane. Lamang dito si Cook.
Surprisingly, ah, lamang si Cop dito. Tapos hindi pa siya kumuha ng Shadow Strike. Usually nakita natin ang pang-counter mo sa Batrider. Max mo dito yung itong Shadow Strike, but this time iba yung approach niya. Kaya taas din na CS niya. Magpa-farm lang siya yun. Ang ginawa niya, max, ma-max niya yung Scream of Pain, tsaka sabi natin kahit level 3 yung Blink para mabilis yung cooldown. Mm-hmm. And then, ginagawa niya eh. Secure lang, tapos yun. Blink out. Hintay niya pumunta sa kanya yung creeps. Diba? Mm-hmm. Basic lang yung magiging lane dito ni Cop. Siya kayo magsastock dito, no? Pero wala kasi magsastock dyan eh. Si... Wait, sa may side ng... Kay Batrider, parang wala ata. Si Marcy. Wala eh. Di, wala naman din siya magano magagawa dito sa may baba after na mag-level 6 na rin ni Weaver. Kaso problema, kailangan ni Marcy dito sa lane eh. Kasi medyo mataas ang kill potential nito guys ah. Ayun nga lang ang problema. Hindi si Weaver ang kailangan ni target. Kundi si DP eh. Habang di pa level 3. Kasi once na mag-level 3 to, dalawa na yung charges, Spirit Cypher. Actually, level 3 na nga siya eh. Kita mo. Ayun nga, si maybe next time ah. Kailangan lang mag-ingat nung Doom talaga. Mm-hmm. Pag gano'n na yung situation. Yes, pero I think kaya naman. Tsaka tinawan na maganda yung nakuha dito ni Doom sa neutral niya. Kinuha niya yung mana burn. Pero I think kailangan niya dito ng Sticky Fury ni DP dito. Maraming extra ka rin na ano, regen. Lalo na, swertihan lang kasi yung Doom eh kapag nakukuha ka ng, ano, ng mga gano'n na neutral. Minsan malas ka pa nga eh, di ba? Pero isipin mo, pag sa tournament, ang swerte mo pag nakakuha ka ng mana burn na, ano, na creeps. Tsaka lalabas at lalabas din naman niya. Kailangan lang talaga maklear ng maklear yung small camp. Mm-hmm. O yung mga neutral creeps talaga. Oo. Which is sweet lang. Pero yun nga lang. Fakto may mana. May mana dito yung itong si DP. Pero fulling low lang itong si Onmi. So wala niya rin mag-ingat. So wala pa tayong kills guys, and shoutout pala sa mga nanonood dyan from Facebook and YouTube, and you're watching game number 3 na ating stream B ng DGG going up itong IV. So whoever loses, eh, yung TI hopes and dreams sila ay magpapaalam na. Although sino man nanalo dito, sila yung mag-a-advance sa lower bracket, which is anong bracket dito ng ano ng DGG. Kung sino manalo ata sa Enigma tsaka Brim, yun yung mga kalaban nila. Ayun yung mga kalaban nila. Tapos, kung sino mananalo dun, eh, makakalaban ng matatalo sa Secret tsaka Entity. Mm-hmm. Oo, ano? Secret Entity pala. Bukas pala yun. Tsaka, take note, Mike. Yung Secret Entity, di na nanalo ang Secret sa series against Entity. Simula nung Tour 3. Oh, tignan natin. Pag nandito na. Mm-hmm. Medyo struggle din ang Secret. Pero isipin mo, talo sila nung... Anong game number? Game number 2 ba yun sa Team Bald? Ay, di. ITB pala yung Into the Breach. Ay, ITB Into the Breach. Yung ano. Tag dito. Secret. Oo. Naka-isa pa. Muntikan pa ngayon eh. Muntikan pa nga. Pero ito. Yung Doom. Finally na first blood niya. Itong si, ano. Si, sino ba to? Si, DP. Shoutout kay JP. Wala eh. Nandito. Pero guys, first blood. Handog sa inyo ng rivalry.com. Pero bago ko sabihin yung first blood, may bawi dito yung side ng IVs thanks to that Sonic with that spread going down. Same goes for Lodin. So, 2-for-1, no? Yung ating score dito, guys. And yung rivalry, guys, ayan, sa ating first blood. Para kung paano mag-register, check nyo lang yung ating pin comment and yung ating link, rivalry.com/DuponWXE, guys. Hashtag RivalryXDuponWXE. Para makakuha kayo ng bonus, eh, may welcome bonus kayo dyan. Up to $200 bonus guys. And kung may katanungan mo, PM nyo lang yung page guys para ma-assist kayo kung paano mag-cash out or kahit ano man yan. Oo, pero ito. Kita mo naman ha, nakabawi nga agad pero wait lang. Hindi pa sila tapos pero yun lang. Hindi pa level 6 yung Doom dito so mukhang mag-out muna sila. And sobrang ganda nga ng ginawa ng Cup na yun na kita mo naman sa build niya pa lang expect mo na talaga na mag-rotate siya eh. Na hindi siya mag-i-stay lane dun sa may baba. Ay, sa may mid. May uproar to ha? Pwede ma-stow dito ni Pleb. Or pwede ma-stow pala ni Max actually. 5 stocks na rin yung uproar niya pero mukhang i-uproar na niya to. Pero bumalik! Ito si Queen of Pain guys!
Up ng Whirling Access, nandito rin si Batrider. So, tingnan natin sino ihuhugot niya dito. I think si Max ang magiging hugot niya. Pero yun nga lang, the Shackle Shot holding in place itong si MTD. Blinking na dito si Queen of Pain. Kailangan niya ilaso. Yes, ito na ilaso dito, guys. And looks like Queen of Pain medyo maging naging maasim doon sa may top lane. Isipin mo, bumalik siya doon. But, ayun nga, yung naging cost doon, eh, mamamatay siya doon sa may top lane. Mm-hmm. And napagandang rotation dito coming from Batrider. Tsaka ang ganda rin ng ginawa nung Omninite doon, from sustaining dito si si Troll Warlord plus si slowing yung Primal Beast para hindi talaga mahabol yung troll. Mm-hmm. Sayang. Ganda pa naman ang pagkaka-stun din ng Windranger, kaso wala eh. May Molotov ang kuya mo, binato ng Molotov eh. Tsaka Unshirt kaya pa rin naman. Kaya pa rin siyang... Wala rin kasi siyang Sonic Wave. Yung kanina kasi may Sonic Wave siya eh. Oo. Kaya ang dali nila number si Troll eh. Mm-hmm. Delikado di si Oni ah. But meron siyang sustain. Thanks to Loading. So, naghihintay siya na level 6 dito. Kaya nagtatago din itong si Doom. Eto, finally may Sonic Wave na din si Cop. Pero di pa siya dito magro-rotate. Batrider going for BOT. I think malapit na siya dito. Actually, kompleto na. So... mabilis na lang to mag-rotate si MTD. Pero alaan niya muna mag-regen. Weaver is... meron na siyang Falcon Blade, tsaka Threads. Actually, okay din tong Threads niya dito ah. Kasi, alaan niya dito ng stats eh. Habang ito namang Doom, medyo mababa talaga yung kanyang network. But still, di mo po problemahin sa Doom yan. Pero speaking of Doom, ginamit yung kay low skill. Kaso wala silang any sort of disable para mahabol yung isang Weaver. And Weaver, I think, makakapag-regen lang yan. Mm-hmm. Okay, tanong yung ayun lang yung Cop, Sonic Wave, sinigawan na lang. Ayaw na tumagal yung pagpatay, sinigawan na agad. Mm-hmm. Di na nagdalawang isip gamitin yung Sonic Wave, pero sa may top ha. Top lane? Bilis tong stun, dahil dun sa 7 degrees. Pwede lang go. There's a Firefly, and ito na. May lasso na dito, itong si Batrider waiting and nung cooldown pa dito. I think 3 seconds yung cooldown kanina nung lasso. So, naging patient lang siyang gamitin. BOT na rin pala yung Batrider, kaya sobrang galaw na dito sa may mapa. Mm. Tapos rune pa. Makakuha niya dito in 2 seconds. Nasababa pa yung rune. Dalawang offlane talaga yung mahirap ha. It's just that may way lang of farming itong Doom kumpara mo sa Primal Beast. Mas mabilis with the Hand of Midas na papakuha niya na. Plus, itong Devour. Mm-hmm. Yeah, kasi maganda ngayon sa Doom eh, na yung Devour, wala, di na, nadidispel pag namatay ka eh. Tuloy-tuloy pa rin eh. Hindi ka tulad dati no, pero deliver na yung Hand of Midas niya. Oo. Kasi pag tuloy-tuloy yung deaths mo dati, di ka na makakabawi talaga pag Doom ka eh. Sobrang, limit lang yung pag namamatay ka diyan, pero wait lang si Max. Yun lang na shackles, okay? Pop na ng battle trance itong si Troll. And looks like Max getting punished dito. And dominating streak na itong si MTD. Pero ito na kasi yung power ng isang Batrider na may BOT, anytime pwede lang siya mag-backup. Oo, sama lang talaga ng sama. And ang ganda rin ng pagginawa ng Marcy dun na pagkagamit ng pulverize, dinispose niya agad eh. Ayun, na-cancel. And yung Queen of Pain going for Kaya pa lang. Abang ito namang Batrider yung binili niyang item, gamit na gamit niya, which is BOT. Ano next item nito? I-recta na nata ito na BKB. Pero di wala pa siyang kinugyo, pinag-iisipan pa niya. Pero sa bagay, kung standard lang kasi na item, BKB talaga. Para wala din mag-interrupt dun sa galawan niya dito, sino man mahugot niya eh. Pero exo na dito si DPS, pwede siyang, pwede niya pop. Pero ang tanong, magde-defend itong DGG, pero ito, magde-defend nga sila. Mamatay nga agad si DP, pero yun lang, the shackles, and yung Heavenly Grace nandyan. And pop na rin ng Guardian Agent para walang damage. And yung pulverize, okay, hold niya dito itong si Apleb, pero not for long. Mukhang kahit i-pulverize mo yan, still nandyan pa rin yung damage dito ni Batrider, and that's an unstoppable streak for him. Sunog nga dito yung nangyari sa may top. So that's a wasted skills dito sa may side ng Ivy. That's a wasted that exo plus yung pulverize and yung rotation pa nung Queen of Pain doon. Andun din si Queen of Pain, di ba? Mm-hmm.
sayang na sayang habang nakakapag-farm yung yung troll, kasi yung troll that time is wala, nagpa-farm. Ay nako. Eh kahit sabihin mong Weaver, maganda yung laning, baka mamaya maging katulad na naman to nung game kanina kung saan mayaman yung Luna. Kaso mahirap yung kapat na kakampi niya. Ay ito naman, mayaman naman yung Queen of Pain. Kaso tignan natin kung paano siya, paano niya ipaparamdam yung yaman niya sa atin. Mm-hmm. Di lang ano siya nag-Witchblade, no? Nag-recta kaya ni Sansha. Kaya Sansha, okay lang naman. Kasi Doom eh. Doom taso eh. Mm-hmm. Kailangan rin magpakunat din eh. Baka nga after nyan, mag-linkin siya eh. Oo, pwede. Bagay, Doom. Pick your poison na lang, sino Doom mo dito eh. Cop or si Weaver eh. Pero sa nakita kong plano dito ni Doom, baka pwede na lang i-Doom dito, si Weaver na lang eh. Siya lang pinakamalikot dito, si Batrider. Pwede lang niya ilaso si Cop eh. Tsaka kung titignan mo kasi pag namatay yung Weaver, kulang na kulang agad yung damage ng Ivy eh. Mm-hmm. And magbiblink si Cop. There's a pulverized. Try nila burst. There's a sonic wave. That's MTD down. Too late. Oh, the shackle sa dalawa. Sobrang on point nun for this Windranger. Pero magpo-push out na lang muna sila dito. Pero yun, finally kahit na namatay yung Death Prophet sa top na solo call siya dito ng troll using his battle trance. Eh, nakakuha pa rin ng kill or bigger fish dito yung side ng Ivy sa may mid, which is yung Batrider nga with unstoppable streak, plus they managed to get that tier 1 mid tower as well. So Queen of Pain, di na siya masyado mag wala na siyang problema dito sa may mid, kompleto pa rin tori nila. So if ever na mag-attempt itong DGG, eh pwede sila mag-TP any lanes. Narapat si Masikyupe kanina, on point lahat yung shackles niya, no? Oo. Sa punuan, I think isa lang na namintis niya sa may top lane, pero lahat, on point lahat ng mga shackles niya, kahit sa, kanina, sa may middle lane. Pero yun nga lang kasi, kinomit mo na yung sonic wave dun sa core, eh. Pero, worth it naman yun, may unstoppable streak yun, eh. Hoping to get that kill, kaso, Windranger pa rin yung nakalasit with that power shot. Tapos, next item dito ni... This is a DP pause 5, guys. Ha? Take note. The drums muna siya. Pwede rin siya mag-boot sa bearing din, eh. BKB, okay din ata. Pero parang matagal ata kung mag-BKB siya dito. Pero may pause lang tayo saglit, guys. And shoutout pala sa mga nanonood dyan from Facebook and YouTube. You're watching game number 3 ng IV versus DGG ng ating Western Europe Regional Qualifiers. And this is the lower bracket. So lahat ng mga games natin, kahit sa C, lower bracket po lahat ng ating mga games, guys. Ayan. Pero parang tapos na ata yung sa isa, no? Yung sa C. Panalo ata niyon eh. Check natin, guys. Alam ko panalo ang niyon sa Atlantis. Oh, panalo. Ay, hindi. 1-1. 1-1 pa pala. Okay. Game number 1, panalo niyon. Game number 2, panalo Atlantis. Mukhang nasa distance ata tayo dito. Teka, tignan ko nga yung nangyari nga dyan sa C. Ano Atlantis 1-1. Pero grabe nung, ano ah, yung pattern dito sa lower bracket. Puro ka lang, oh. 2-1, ah. Puro 2-1. Oh. Lahat game 3. Pero ito, Luigi, ah. Mm-hmm. Kilala ko na to sila. Mango Boss, Wonder Boy, sila po nyo. Pero wala pa rin silang, picture? Details. Hindi. Maski dito, kasi minsan late na rin yung picture, eh. Mm-hmm. Kahit details lang, sa Liquipedia, hindi pa rin na-update. Mga sumasali din ng, ano bang tournament kasi yun? Hindi. Tumasali sila ng, basta tournament. May sinasali sila ng tournament, eh. Hindi natin makikita kasi nga wala silang dito. Pero mga mini tournaments yun. Kaso nga lang nag-qualify sila dun sa... Diba sila nag-qualify dun? Sa division. Mga BTS nakikita ko. Sumasala rin ng BTS yung mga to eh. Oo, BTS din sumasali. And speaking, ayun pala yung after ng TI qualifiers natin. Easy lang. Wala pa naman, guys. Abang-abang na lang natin yung announcement. Tsaka, after nitong TI qualifiers, non-stop ang Dota natin, guys. At before TI, syempre, mapampainit pa yan. Naku, Onbe. Lingens next item ni Krop. Hindi na siya magkakain ng Sanji. Kanina, magka-network lang sila ng Primal Beast, eh. Pero with that Mans of Midas plus yung Devour, ka-network niya ni Weaver, 200 na lang ilamang ng Weaver sa kanya. Mm-hmm. Actually, close lang lahat. So, nagkakalamangan lang dito dahil sa,
sa initiation ng ginagawa nila and sa kung saan at paano sila team fight. Which is dun lumalamang yung DG kasi mas nakakagalaw na nakakagalaw yung Batrider with this Boots of Travel. And si Max yung mahirap ayun pa. Ngayon, tatlo na yung core ng DG. Yung IV, dalawa pa rin. Mm. So Marcy dito ano item? Marcy, face boots muna siya, no? Sabagay, kailangan niya dito mag-BKB din eh, para may extra damage. Pero wait lang, speaking of Batrider jumping in, hugot niya dito itong Sia DP and that's DP down. And the Doom is there, yun lang, nagkamali ka ng Blink! Dito si Queen of Pain na na-double kill dito for MTD and push na agad. This is kinda disaster dito for Ivy ah, with that Blink, naging cautious pa yung nangyari na yun. Ako na napakamot sa ginawang Blink ni Cube eh. Ala, hindi niya rin kasi siya aware na may Blink Dagger na yung Doom. Nakakuha lang nung Blink Dagger na yung Doom before yung teamfight na yun eh. O nung time na sinasabi ko na ang hirap ng Primal Beast, kakakuha lang ni Doom ng Blink Dagger nun. Mm. Yan, magandang Dagger reveal dito for Doom. Oo. Battle Fury completed na rin. Tapos si Batrider pala. Eh, Blink Dagger pala yung second item niya dito. So gusto niya talaga kaya maging biglaan factor. Kaya nahugot niya rin bigla si Death Prophet doon. Pero Death Prophet, okay lang naman yung wala siya. Uy, yun lang. Iba yung nahuli. Illusion pala. Fake news. Grabe, sobrang hirap ng Primal Beast. Ito wala pa di siya makuha yung na peak off eh. Ito pa naman yung nakakasar na scenario ng Primal Beast. Pag sobrang hirap mo. Kasi para sa akin ah, opinion ko lang, na pag sinabi mong Primal Beast, dapat snowball talaga playstyle mo eh. Ay, snowball talaga yung game mo eh. Eh kaso, hindi nag-snowball, di ba? Ayun. Napigilan siya nung tawag dito, Omninite sa may top. Ini-slow-slow lang siya. Tsaka totoo, hindi rin siya makapag-trample na maayos with that slow eh, no? Ayun nga, ini-slow-slow lang siya. Specialist Array, lumabas sa DGG tapos walang makakagamit. Pwede, stats na lang habol. Try nila mag-smoke dito guys. Uy, ganda. IV. Nag-break agad. Oo. Na-reveal agad dito ni maybe next time. There's the Shackles. Hindi lang nag-connect dito sa dito kay Troll. But they have a ward vision dun sa pinag-farm dito ni Troll. Ah. Omi has Blink Dagger. So malapit na siya sa kanyang BKB na pinapangarap. Kanina pa niyang gustong punin. Exorcism, pwede nila i-pop to ha. So, pwede silang mag-poke ng Roshan. Kaso, alam ng DGG kasi yung possibility na mag-Roshan dito yung Ivy eh. Mm-hmm. Kaya yan, tingnan mo, nag-react na agad sila. And, uy! Oh, own me! Okay, Nila, the Shackles, on to 2 heroes. Okay, the Sonic Wave! Pinurse out na dito si own me. Even na di siya nag-drop ng Doom, but MTD will kill itong si Max, but ayun nga lang, may exorcism itong si DP, so he can get the kill. So 3 dead on the side dito ng DGG and Roshan agad. After nung fight na yun. Ang ganda na naman ng pagkakashackles doon nung Windranger. MVP shackles yun and malayo na rin kasi yung troll dati. May yung troll nasa Rosh Pit eh. Pero yun, speaking of Rosh Pit, yung Ivy na nandito ngayon and they're trying to take this first Roshan of the game natin mga sir and low skill ang pwedeng humawak nito. Possible si Queen of Pain mo nang hawak nito kasi alam pa dito ni Weaver na mabumo na yung Lingens. Si ano pa rin yata? Weaver pa rin. Okay. Pwede naman na siya sumama ng teamfight eh. So with this Aegis na meron siya, kahit madum siya, okay lang. Diba? Mm-hmm. So ayun, nagkamali pa naman na yung Ivy dun sa may top. But then again, na ayos nila yung pagkakamali na yun with the shackles na ginawa ni Windranger. Ganda ng mga shackles niya lagi ah. Oh, lahat, every time, no? Wala talaga mintis. Naku, malas nga dito ni Queen of Pain. With that battle trance, wala, ang swerte. Dito ko yung unang palo, root agad. Actually, kung hindi yung pagpalo niya, hindi agad nag-root yun. Hindi naman mag-battle trance si Flav, eh. Buenos naman nun. But pag kami gumagamit yun, hindi gumagana yun. Pro, ay, ano yan, pro-root yan, pro-root, pro-bash. Kasi nga lang, may kapalit. Ang kapalit nga lang nun itong si Marcy sa may top. So far, eh,
Yung trade-off naman, may laban pa rin naman tong DGG even na nakuhaan sila dito ng Roshan since wala, nag-disadvantage din yung teamfight nila dun and yung Doom, meron pa siyang Doom dito guys, take note. And BKB medyo magiging completed na 200 gold away na lang. So yung BKB niya dito, kompleto na. Sakto din pala nag-expire yung ano eh. Oo, oh, yan nga, nag-re-shoot mo sila. Iintay na lang nila dito yung Battle Trans ni Troll which is pa-cooldown na I think less than 30 or less than 20. Mm-hmm. Pwede, pwede. Wind Ranger, Blink Dagger din, no? Kailangan niya yung shard talaga para pag nag-battle trance din yung troll, eh, ano, against the, ano siya, against the wind. Mm. Yung gale force niya, no? Ma-reposition niya. Ano ka? Alam mo yung meme na, ano? Ay, hindi, wag na. Ano yun? Uy! Easy ka lang kayo. Uy! Sakto! Ko. Sakto naman yun! Dumating yung Lincoln bigla! MVP courier. Oo. Buti na lang ka mo. Kung hindi, hila siya dun. Oo. Tapos may nakabang pa na Doom. Oo. Hindi, kahit isipin mo, pag napapi ages doon, may nakabang pa na Doom. Pero ngayon nga lang, sakto din nag-deliver yung courier. So parang ganun din. Parang may siyang ma-wasted. Parang nagmadali yung courier kasi parang nakita niya na habang lumilipad na, uy, paparating na yung Batrider. Hmm. Nagkataon lang sumakto yung courier na dumating, no? MVP. BKB na. Finally, itong si Max. So, makakapag-pulverize na siya dito na maayos. And si Weaver naman dito, pwede-pwede na siya mag-leap near and naku, eto. Dinoom na lang niya. Dinoom, grabe. Gulit na gulit, oh. Oh. Hindi, kaysa sa Doom niya dito yung Lincoln. So, sasayang ko ba yung Doom ko sa may Lincolns, di ba? Pero may post tayo sa gulit. Mukhang tactical, tactical post to coming from the IB, ah. Mm-hmm. Siyempre, charot lang. And yung ano pala, yung Batrider may ginogo dito sa Gedli. Ayun. Meron. Kakapap lang din ng EXO and wala tayong laso ngayon dahil nga na Lincoln yun kanina sa may mid. Mm-hmm. But ang tanong dito for DGG, kakayanin ba nila without that Doom, without that laso? Ayun, ang titignan natin kasi right now medyo low HP si Weaver but still, he got these ages. Mm-hmm. Diba? So hindi siya matatakot. And based sa troll, wait lang. Ah, mag-out na yata to. Pwede, pwede sila mag-out. Wala silang spell eh. Ay, hindi. Go-go nga sila dito. Lulabot si low rin. Skill lang gusto yeah. Nila. Sila i-pop dito yung Aegis. Kailangan mag-out dito ni Batrider. Okay. And then, yung time-lapse. Sino ba? Ayun lang, nakita nila. It's low skill. The Sonic Wave. Pero nag-pop ng GA. Pero pag pinagtatambol dito netong si Troll. Wala nang ano dito ha. Wala nang ulti dito si Weaver. He can... Die? Yes, mamatay ata siya dito. One more right click and patay si Weaver. Second time. Even may ages, kaya pa rin dito ng DGG. And they want ito si Queen of Pain. Nag-silence dito itong si Death Prophet. Tessa stun plus yung Infernal Blade. Kinatch pa dito itong si DP but the sustain from TP is too much. Mag-out lang dito yung no, MTD. Out lang muna din. So lahat. Hey. Pero yun, naiwan na lang dito. Ito si Omni Knight. He's down. But still, that is a team fight na sobrang binisikan lang ng DGG. Even without that Doom, even without that Lasso, they still managed to get the skills na kay Weaver 2 times and kay Primal Beast. Grabe, nung nakita ni Doom na nag-timelapse, pabalik yung Weaver. Inanap, i-predict niya agad kung saan tatakbo yung Weaver. Hmm? Nandun lang sa may game. Saka ano, buti rin ka mo nakapag-battle trends agad si Troll ng pagka-Sonic Wave na pagka-Sonic Wave sa kanya. Ayun no. Battle Trance. No, kailangan niya talaga yung Battle Trance niya para mapag-lifesteal eh. Yan. Pero medyo questionable dun si Weaver ah. Nag-timelapse siya during nung paglalan na dun ng rebound. Pero naging cost nun, kaya pa rin siya patayin eh. Siguro, ang ano niya dun, pag na-stun kasi siya dun, mamamatay na siya eh. Malapit na yung troll sa kanya eh, di ba? So, in order to prevent that, eh malayo naman na sa kanya yung troll pag nag-timelapse siya, nag-timelapse siya. Mm-hmm. Kaso, ayun, nakabang yung ibang tropa. And ito pa pala, ngayon na may Aghanims na yung troll, gagana to kahit ma-pulverize siya. I mean, makakapag-dispute lang. Dispel? Ay, kala ko. Kala ko magkalaban yung troll sa iba't rider. Kaya napawit ako, kala ko inalaso na yung troll eh. Hindi. Yan ang sinasabi natin, nalilito tayo minsan sa drop eh, no? Tsaka si Weaver din. Ano yung di-dispel niya dito?
yung hindi siguro sa Windrun. Windrun pwede niyang whirling axe lang, naka range. Okay. Matatanggal niya. Oh, natatanggal 'yun. Parang di na siya mag inisip ko pwede naman siya mag MKB pag ganoon eh. Eto laso pop ng exorcism pero nandito si Troll pinagbababarag nito si Queen of Pain and samo pa etong si Death Prophet. That's a kill, mega kill streak dito for Pleb. So kailangan niya talaga i-pop dun yung ano eh yung battle trance siya para tulog ang mukha nito ni Cop. Yung trample kaya dispellable, di ko pa nabasa eh. Dispellable ba ang ano? Ang trample? Tingin ko hindi eh. Hindi, naka-cancel lang. Parang channeling kasi yun eh. Wala yun. Iniisip ko yung mga pwede mo-dispel talaga din nung whirling access eh. Pero yun na nga, heroes dead sa may side ng Ivy and may ano na, dagger na yung troll. Naku. Pag may nadom dito, pwede na agad siya makadikit. Oo. Actually, kahit nga si Batrider, kasi nung ilaso niya dito, balagbag eh. Sure talaga mabuburst. Tsaka sa tingin ko sa slow ni Cop, kaya din siya nag aganim feeling ko. Sisipin mo pag dinikitan or pinoison ka dito ni Cop, ang bagal ang movement speed mo eh. Pero sa bagay, stats din. Stats wise, okay din naman yung Ags. Okay din naman. Ano pa? Tsaka yung nga uproar din pala yung dispel. Kasi isipin mo pag nag 5 stacks yung uproar ni Primal Beast. Pwede lang i-dispel ni ano eh, ni troll eh. Tsaka alam ko may minus damage yun eh. Ayun pa pala, uproar. So yun para sa akin sa mga low key OP na skill eh, pero wait lang. Ayun, speaking of which muna dito, silence and magbibling out lang dito itong si Windranger. So out lang for Ivy. Roshan is up for 35 seconds. Kaso hindi natin sure, baka kasi mamaya full ano yun eh, full respawn eh. Ay, full respawn tuloy, full timer. Oo, 3 minutes, no? Oo, sobrang malas nung team. Lalo na sobrang crucial pa naman minsan yung mga ganong moment. Na naka-ready na kayo, tapos walang ulti yung mga kalaban, tapos biglang full timer yung Roshan. Ayun. Magtatagal pa kayo, yung 3 minute na yun, magpa-farm ka pa, no? Tamaan pa sila ng ward. Sentry si Troll kanina. Kinabit ni Troll yung sa clip. Pag nagka-washer to, kawawa. Ayun, sabi na eh. Sabi na eh. Paladin sword, pwede kay Troll. And yung Russia natin mga sir, 2 minutes pa bago mag-spawn. Sabi na eh. Medyo matagal. Kasi pag 3 minutes, yun na talaga literal na matagal eh. Pero tingin ko yung 2 minutes na to, ito for both teams, kailangan muna nilang i-complete yung item nila. Pero Lincoln's completed na rin dito for Queen of Queen. So, di na matatreaten si Queen of Queen sa mga possible Lasso or Doom. Tsaka feeling ko, Lasso lang ang papatay sa kanya dyan, plus yung bash ni Troll eh. Kasi Doom, isipin mo, yung nga nabanggit ko dito, yung Doom, i-doom mo lang dito, probably si Weaver lang eh. Weaver lang naman talaga kasi kayang-kaya naman. Actually, kahit nga hindi nila mapatay yung Queen of Pain, okay lang naman. Basta yung Weaver talaga mapatay nila. Tsaka kaya naman ni Troll na makipagmahan pa dito kay Cop. Kita mo kanina, binatal trans lang. Wala nang galawan challenge itong si Cop eh. Mas mayroon pang sidekick. Yung maganda kasi sa sidekick eh. Pag binabap mo yung mga ganitong hero, may extra bonus damage plus lifesteal pa. Sama pa dito yung Paladin Sword. May Doom na yung... may AoE Doom na yung Doom. May Aghanim's na siya. Aghanim's na. So, wala nang factor dito yung mga Lincolns ng kabila. Oo, basta matakbuhan. And tignan natin kung sino yung may 4-stop. I think yung Windranger may 4-stop eh. Pero yung Death Prophet yata ang wala. Wala nga. Pa-4-stop pa lang siya. Oo, pa-4-stop pa lang. Tsaka Glimmer pa lang. Glimmer lang item niya, oh. Dimmer tsaka drums. While si Omni Knight meron siyang okay, Aether Lens. Pretty good, no? Para mas lalong malayo yung cast range niya. Mindbreaker, meron dito si Weaver. Cloak of Flames, kanino kaya bibigay ito? Kay Doom? Kay Doom, kung tignan natin, hindi ko pa nakikita yung neutral item ni Doom. Baka mamaya mas maganda. Easy rad. Pag nagpa-farm ako minsan, yan yung kinukuha ko eh.
Tapos ibabag ko lang muna yung gamit ko para mabilis ako makapag-farm. Diba? Easy regions. MKB completed na rin kay Windrager. So, nagiging corner rin dito si Windrager even na quarter. So, bakit? Kasi, kailangan mo ditong baragin itong si Pleb eh. Sure talaga ang gagawin dito ni Windrager. Focus lang itong kay, ano, kay Troll. Pero yun lang, namatay doon itong si DP. Pero smoke sila, DGG. Alam nilang outnumbered. Dito pa nila si Troll. Wait lang, ito yung AoE Doom! Ang sinasabi natin, wala eh, kahit Lincolns. Hindi kayo save na Lincolns dyan, boy. Wala silang nagawa dun. Nag-AoE yung Doom. Diyos ko. Binigyan lang ng mabilisan. Para sila mga batang itabol na parak na tapos wala silang nagawa. Pinagpapalo eh. Lala par, suko na par. AoE Doom, wala na yung mga kampi natin. Tapos kung nandiyan man yung kakampi natin, isa lang may 4-stop. Isa lang yung mga kaligtas. Isa lang, di ba? Pero ang tanong, sino yung iligtas mo dyan? Tsaka tita mo yung network natin, Mike. Sa DGG, lahat, top 3 na network, lahat core nila. Even si Windranger eh. Tama mo yung network to, stable. Yung mababa lang yung dalawang support lang ng DGG. Pero I think worth it pa rin eh. Diba sila gano'n nagpa-farm? And si Lulong, magtitipi na muna siya dyan. Lahanin muna nilang i-fix yung lane. Low skill. May blink dagger nga lang siya, pero yung may pinolverize, and I think if a pulverize na etong si Onwi, nagpop na dito ng GA, so mag-out lang muna, BKB kinomita rin as well. Pleb, pop siya dito ng, actually that's a shard. So meron pa siyang battle trance, so pwede niyang gamitin, pero wala, pinag-root, pinagbabash dito, etong si Lulong yun na lang, na-shackle siya dito, thanks, dito sa Windranger, and wala, biblink in lang siya dito, ha? And eto na, yung, That's not a battle trance. Yes, battle trance kami. Pinop niya dito and there's a bash. Cupid goes down. Monster constrict na dito itong si Pleb. And mukhang tatalon pa dito itong si Marcy. And mukhang ito, susunod na ata dito si Weaver. That's low skill going down. And wala, palong-palo si Pleb. Kahit sino pinagpapalo. And make it a team wipe. Oh no, for DGG or for IV pala. Kala ko mananalo na yung Queen of Fiend dun kasi late na nagpop dito ng BKB yung Batrider but still napatay pa rin siya, and that's a team wipe for the side of IV. DGG is just too much dito sa may team fight na to, and just ay ba't mo ginago yun lang pack anong pack si mo Doom lang ha, pinolverize lang yung Doom, nagpop ng GA, taka nawala yun, nawala ng damage. Oh, wala na this tas yung shot dito ni Troll, di nila kaya yung Troll man. Ay, wala, unbeatable na si Troll dito, guys. Ang mahirap kasi, kahit sino pinagbabarag na eh. Ang mahirap kasi, Buenas pa. Pro player bash, pro player root. Lahat na eh, no? Lahat ng gold kinuha na niya eh. Tas, ay, no, tiga mo. Tiga mo. Pag sa akin, di gagana yan eh. Oh. Parang kailangan po magdasal sa lahat ng kilala mong santo bago gumana eh. Baka kailangan mo minsan kailangan mo din maligo, Mike, kapag kailangan mo ng bash. Naku. Pag magdadasal ka ng RNG. Araw-araw naman ako naliligo, pero bakit ganyan? Yun. Toothbrush lang, hindi. Hindi, may kilalan tayo hindi naliligo. Di nalang tayo sasabihin. Dalawa sila eh. Di nalang tayo magbabanggit. Sino isa? Ah! Yung kilala yung isa, di rin naliligo yun. Kaya ito na lang sasabihin ko, mag-i-stream na lang, di maliligo. Kita ko na. Si Diane lang kilala ko eh. Oh, may isa dyan! Babae din! Pero wait lang, habang nga ina-explain natin yan guys, may AoE Doom na naman itong si Doom. Nahuli na naman itong si Queen of Pain. Walang nagawa kahit Lincolns mo, hindi ka sasalba niyan! And pati yung GA, kidnap na rin as well. Wala, mukhang binabarubal na sila dito ng DGG and chinap-chap na si DP, and looks like this is it, Mike. 4 dead sa side nila, and GG itinawag na dito na IV, and IV their hopes and dreams dito sa TI run, it's over dito guys, and DGG will advance. Kung sino man manalo dito ng next series between Brame and Nigma, yun ang mga kalaban nila guys. What a game. What a game for both sides. Uy, nangyari, nawala si Sir Mike ah. Wala, nawala siya.
Okay guys, so I guess this is a one-sided game na rin for no for DGG. I think naging ano lang talaga to, naging troll game lang. So na DC Cermek, nasipa niya at ang PC niya. So next series natin will be Brame going up against Enigma Galaxy, guys. So tingnan natin kung makakabawi ba yung Enigma Galaxy sa kanilang series going up against Brame. So stay tuned lang kayo guys, we'll be right back mga sir.